ating matatandaan na nitong taon lamang ay diniliver sa Pilipinas ang unang batch ng mga BrahMos anti-ship missile system na parte ng proyekto sa modernization program ng ating hukbong sindatahan na nabili sa halagang nasa 18.9 billion pesos. Ito na sa ngayon ang pinakamalakas na armas sa arsenal ng Pilipinas, hindi lang dahil sa lakas ng firepower ng nasabing missile, kung hindi dahil na rin sa napakalayong range nito na umaabot sa 290 kilometers. Hindi nagustuhan noon ng China ang pagbili nito ng Pilipinas at pinunali ng bansang India sa pagbenta nito dahil nagpapalala lamang umano ito ng sigalot sa rehiyon, lalo na sa West Philippine Sea, na kung saan nagigirian ngayon ang Pilipinas at China. At sa bagong balita, mukhang hindi pa tapos ang ating hukbong sindatahan sa kanilang kagustuhan na mapalakas palalo ang kanilang kapabilidad at hindi rin magpapaapekto sa mga komento ng China matapos ibalitang may chance ang bilhin ng Pilipinas ang mga Typhoon land-based missile system na gawa ng Amerika sa pagpasok ng kanilang bagong administrasyon sa susunod na taon. Sa mga hindi nakakaalam, kasalukuyang nakadeploy ang mga Typhoon missile system dito sa Pilipinas na inooperate ng United States Army at ayon sa hepe ng ating hukbong sinatahan, nagumpisa na umanong mag-training ang mga Pinoy na sundalo sa operasyon ng Typhoon missile system upang ma-familiarize nila ang gustong bilhin na ito ng bansa. At dahil nga sa kagustuhan ng Pilipinas na bilhin ang naturang weapon system, nagalit na naman muli ang Chinese government at sinabing naghahanap na naman ng gulo ang ating bansa at dapat na huwag ituloy ang planong pagbili nito. Pagalit ang reaksyon ng China sa planong ito dahil sa may maximum range ang mga Typhoon missile system ng nasa 1,600 kilometers na kayang abutin ang kalupaan ng China. Ngunit ayon sa Max Defense, hindi sigurado kung kaya nga bang bilhin ng Pilipinas ito dahil sa missile pa lang nito na ginagamit katulad ng SM-6 ay nagkakahalaga ng $4.9 million o 287 million pesos bawat isa at hindi pa alam kung aaprubahan ba ito ng US government dahil Amerika pa lang ang gumagamit ng Typhoon sa ngayon. Sa halip na itong bilhin, may iba pang mas murang alternatibo kumpara dito katulad na lang ng mga Yunmo missile system ng bansang South Korea na halos magkapareho lang din ang range sa Typhoon, ngunit hindi pa natin alam kung binibenta ba ito ng South Korea. Isa ang Pilipinas sa pangunahing bumibili ng South Korean-made weapons at kung mabibigyan ng pondo ang pagbili ng bagong missile system, ay umaasa tayong i-offer ng South Korea ang kanilang Yunmo at kung hindi man, ay meron din silang kasalukuyang ino-offer sa ating bansa. Ang kanilang kasalukuyang ino-offer ay ang K239 Yunmo na kayang magdala ng CTM-290 Tactical Ballistic Missile, subalit halos kaparehos lang ito ng range ng mga BrahMos missile na nasa 290 kilometers. Kasama din ang Pilipinas sa potensyal na operator ng weapon system na ito, kaya umaasa tayong mabibigyan ito ng pondo ng Philippine government. At sa aking opinyon lamang, ay dapat wag muna dumiretso ang Pilipinas sa mas mga komplikadong kagamitan at may kamahalang armas katulad na lang ng Typhoon missile system. At tunahin muna din ang kasalukuyang ino-offer din ng Estados Unidos. Kasalukuyan nilang ino-offer ang kanilang M142 HIMARS laban sa K239 Yunmo ng South Korea at napakaganda nito para sa ating hukbong sinatahan dahil ilang beses na nila itong dinala sa Pilipinas at pamilyar na ang ating mga sundalo sa weapon system na ito. Subok na rin ang mga HIMARS sa iba't ibang gera lalo na sa patuloy na gera sa pagitan ng Ukraine at Russia at mahaba din ang range ng mga HIMARS na umaabot sa 300 kilometers. Nasa 16 din na bansa ang bumili ng weapon system na ito na nagpapatunay na isa itong epektibong klase ng armas at marami pang bansa ang may planong kumuha nito. Sa ngayon,
kinakailangan lang talaga ng Pinas na mahanapan ng pondo ang proyekto na ito ng ating hukbong sandatahan dahil maraming bansa ang handang magbenta ng kanilang mga armas katulad na lang ng South Korea, Israel at Estados Unidos at pambili na lang talaga ang kulang sa Pilipinas. Samantalang sa isa pang balita, tuluyan ang bumili ng anti-tank missiles ang Pilipinas para sa Philippine Army at ang kanilang napili ay ang AT-1K Raybolt ng South Korea, ngunit kakaunting units pa lang ang binili ng bansa. Ayon sa Max Defense, ang pagbili na ito ay upang matesting pa lamang kung angkop nga ba ang AT-1K Raybolt sa Philippine Army at kapag naging maganda ang performance nito, ay dito nabibili ng maramihan ang Pilipinas. Kasalukuyang nakikipagkompetensya ang South Korea sa offer ng Estados Unidos ng sikat na FGM-148 Javelin missile na ilang libong tangke na ang nawasak simula ng magawa ito at ang offer ng bansang Israel na mga Spike MR missiles na kaparehos din sa missile na ginagamit ng Philippine Navy.